bago natin umpisa ng lahat, sana huwag makalimot mag-subscribe dito sa YouTube channel kong Podrader MMS. Dito lang yan mga madam at mga sir. Maraming salamat sa inyong lahat nang sa ganun updated kayo sa mga bago nating content, lalo na sa lecture and guide. Ganun din dito sa Facebook page kong Podrader Official. Mag-like and follow lang dito mga madam at mga sir. Maraming salamat sa inyong lahat ulit. Sa mga gustong magpabasa ng mga signs area ninyo, ito lang ang nire-reply ko pag nagpasa kayo ng mga sign ninyo sa messenger ko. Huwag kayong magalit kung mapasahan kayo nito. At ito, subalit pag pinasa ko ito, mas okay or maghintay na kayo dahil kabilang na ang mga sign ninyo na mababasa ko. Pero hindi ko magagawa yan kung hindi ninyo masunod ang assessment mechanic na ito. Pakibasa na lang ng maigi, number 1, number 2, number 3, simpleng ano lang naman ito mga ka-teach, mechanic lang naman ito eh. Screenshot ninyo, naka-like kayo sa Facebook page ko, pasa ninyo sa messenger ko, number 2, screenshot nyo rin na naka-subscribe kayo sa YouTube channel ko, pasa ninyo sa messenger ko, ganun lang kasimple mga ka-teach. Yung iba kasi hindi nila magagawa-gawa eh. Tapos ang daming mga sign na pinapasa sa akin at gusto pa kong gawing chatmate. Hindi ganun mga ka-teach. Pasa ka ng sign sa area mo na klaro, gawin mo lang to. Babasahin ko yan at babasahin ko talaga yan. At sa mga gustong sumali dito sa raffle draw natin, pakisunod na rin sa mechanic. Simpleng ano lang naman mga ka-teach, mag-chat kayo sa akin, sir, pakisali naman sa raffle draw. Ito yung requirement mo na hinanap. Screenshot mo ang Facebook page ko na nakapalo at nakalike ka mga ka-teach. Ganon din sa YouTube channel ko. Napakasimple lang, pero ang iba hindi naiintindihan mga ka-teach. Okay, pakisunod na lang dyan. Pinamagatan ko itong top 10 list, joint venture exploration. At nandito na tayo sa pang number 2, ang kakaibang marka. Ayan ang pamagat sa content na ito. At para ito sa lahat ng mga kasama natin na gustong makabingo at makahits. Kaya pag-uusapan at tatalakay natin paano ba ang proseso nito. Kailangan may ganito kayong mga marka sa area ninyo mga ka-teach para ilapit ko sa mga financier ko. Nang sa ganon, mai-operate ng maayos ang mga area ninyo. Pero bago ang lahat, nais kong ipapaliwanag sa inyo kung saan ito mahahanap ang ganitong marka at ano ang mga feedback nito. Kaya, umpisa na natin mga ka-teach, ganito yan. Kung mapapansin ninyo, nandito sa ginawa kong illustration ang markang ito. Ganyan mga ka-teach. At may dot sa gitna or butas. Ayan. Bantayanan ang ganitong mga marka mga ka-teach, lalo na't nasa area ninyo yan. At mahahanap ito madalas nasa malaking bato na naka-engrave. Ganyan ang posisyon niya mga ka-teach. At kailangan ang butas na ito nakatingin sa baba. At dito tayo sa kabilang illustration. Sumi natin. Ganyan siya mga ka-teach. Lipat natin sa kabila. Madalas nasa sapa talaga ito. Dahil ilang area na ang napuntahan ko kung saan nakuha ang deposito na mababaw. Mga giveaway style ito mga ka-teach. Kaya kung may ganito kayong mga sign sa area ninyo na klaro talaga ang pagka-engrave, tulad nito, nakaharap siya sa bandang area na ito pababa, nako, napakaganda ang feedback nito mga ka-teach. Huwag kayong magdalawang isip na ilapit sa akin tulad nyan. At tulad rin nito, ayan, klarong klaro talaga siya na naka-engrave or nakaukit sa malaking bato na ganyan talaga. Malinis ito mga ka-teach.
walang kaiba-ibang mga guhit sa paligid or sign, kundi siya lang talaga na literal na naka-engrave. At ulitin ko ulit, ang butas na ito nakatingin sa baba. Pwede rin mga ka-TH na nandito siya sa bandang area na ito. Parang nasa pwesto siyang nakatago. Pwede rin, dyan siya naka-engrave at nakatingin sa ilalim. May mga ganyang plastada rin. Pero madalas talaga ito makikita sa gilid ng sapa. Nandito ang ginawa kong illustration kasi mabilis ang birada ito mga katis kung sakaling may ganito kayong plastada sa area ninyo. Na klaro talaga ang markang ito at wala siyang ibang kasama kundi siya lang ang nag-iisang naka-engrave dyan. Nako, napakaganda mga ka-TH. Pwedeng nasa gilid ng sapa, pwede rin na nasa taas ng waterfall. Nandito ang waterfall, mapapansin nyo naman. Ayan yung waterfall. Elevation niya sa taas ng waterfall. At nandito siya nakalagay mga ka-TH sa malaking bato at naka-engrave. Maaari din ang ganyang plastada. At gayon din sa mga area na lawa. Ayan, malaking lawa yan. Or lake. Na may mga batong nagkukumpul-kumpulan sa isang bahagi. Kung saan nandyan ang markang ito. Pwede rin mga ka-TH. Kaya kung sakaling may ganito kayong mga sign sa area ninyo, ilapit ninyo sa akin. Tulad rin dito sa ginawa kong illustration ulit, nasa malapit sa bagsakan ng waterfall kung saan naka-engrave ang sign na ito. Ayan. Kung mayroon man kayong mga sign yan, ilapit ninyo sa akin at kikilatisin kong maigi para kung okay sa financer at hindi medyo delikado ang area, bibirahin natin yan ng mabilisan mga ka-TH. Ayan, pwede rin nasa gilid ng waterfall. Bagsakan. Gilid. Taro siya. Ganyan mga ka-TH. Kaya maganda ang ganitong feedback ng mga sign na ito. Dahil base sa mga area na napuntahan ko. Nako, mabilisan lang talaga nakuha ang deposito mga ka-TH. Basta ulitin ko, sa panghuling pagkakataon, ganito talaga ang engrave niya. Na malinis at walang ibang sign. Pwede itong nakatago sa ilalim ng malaking bato. Kumbaga dito naka-engrave sa ilalim. Banda. At ang pinag-engrave niya, malaking bato, singlaki ng tricycle. Pwede yan mga ka-TH. Pwede rin nasa bandang unahan. Dito banda. Pwede dito sa ilalim. Ang mahalaga sa lahat, ang butas na ito nakatingin sa ilalim. Yan ang plastada niya. Ulitin ko ulit sa panghuling pagkakataon, ilapit ninyo sa akin para ma-operate natin ng maayos ang area ninyo at mailapit ko sa financer. Kahit saan man kayo mga ka-TH, Luzon, Visayas, Mindanao. Kaya sa pagtatapos dito sa simple content natin mga ka-TH, sana may ganun kayong sign nang sa ganun makabingo or makahits kayo agad. Ulitin ko ulit, maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Thank you mga ka-TH.